Hello guys, good morning. So andito tayo sa ating fish pan. Okay, DIY fish pan po iyan. Gawa lang po yan sa laminated sacks. Ayan. Yun. So matagal-tagal na rin itong pan na to. Mga around 3 months na po siya. But still, okay naman. So yung isa o, nakulong pa. Parang kailangan na talaga siyang linisan eh. Kasi tinanong mo naman. Ayan. Bali, ang nangyari, parang umitim na yung ano niya eh. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Oh, kasi malaki na to eh. Malaki na talaga yung mga isdang yan. Bali, nangyari dyan, yung mismong tubig, dapat malinaw yan kasi may filter eh. Ayan ang yung filter. Ngayon ang nangyayari kasi, kaya umiitim yung tubig, observation ko lang, pag once naulanan, siguro yung sa chemical reaction, siguro yung sa tubig, yung tap water pati yung sa tubig ng ulan, kaya ganyan yung nangyayari, umiitim siya. Kasi nakarang araw, malinaw pa to eh, tapos yung biglang umulan, ayun, kinabukasan, nag-start na siya maging ganyan yung tubig. Pero okay naman. Pati yung mga koi. Okay naman sila. Takaw nga lang na ito mga to sa feeds. Yung size na ito, mga nasa isang ruler na. Mga nasa 12 inches. Ayan. So, lumalaki sila ng lumalaki kung malaki yung pan. Galing pa na ito kasi lumalapit talaga sila yung hobby naman. Ang takaw-takaw talaga. Ayan. Ayan o, ayan. Diba? Ayan. Ay. Parang tanggal siya ng stress. Ano mag-stress na stress ako? Ayan. So, dito ako pumutugas sa aking mga fish. Fish. Kung hindi naman, doon sa aking mga gulayan. Yung gulayan ko naman is already here na. Ayan o, ayan. May mga sili ako dito. Ayan. So, ito, nandito yung pan ko. And then yung mga flowers ko andun sa kabila. Yung mga collections ko. Ayan, ilalagay ko rin yung mga bulak ko sa gilid. Kaya para hindi siya masyadong mainit. And then may net din siya sa taas. Ayan. So, may puno din siya ng niyog para shades din siya dito. Ayan. Mas maigi kasi may shade siya. Ayan. Kasi para hindi madali maglumot yung tubig. Ang bili ko lang ng mga islang to, dati, nasa 5 pesos ang isa. Maliliit lang talaga. Parang, ganun lang siya kaliit. Ngayon parang ano lang, mga 3 inches yung liit. Mga ganun. Pero, dahil sa katagalan, ayan, lumaki na sila ng lumaki. Pressure nito, pwede mo siyang maibenta ang isa nasa 1,000 pesos kasi medyo malaki-laki na talaga siya eh. Sikreto lang dito para sila, para bumilis yung laki nila is ilagay mo sila sa malaking pan. Kasi pag once nasa aquarium lang, dyan sila dati sa aquarium yun, itinaob na lang eh. Ang bagal na ano nila, yung paglaki. Pero when the time na dilipat naman sila sa malaking pan, so ayun, nakita na namin yung progress nila. Hello fishy fishy, how are you there? Ayan. So ang gaganda talaga ng lating na. May nakikita nga ako sa mga videos sa Japan. Sobrang laki na talaga. Yung kala mo parang ilang ano na yun, ilang inches na yun. Mga siguro nasa mga 3 ruler na yung kalaki. So sana maging ganun din dito kalaki, no? Mga Japanese koi. Ayan, may tilapia din ako isa. Ayan, no? May tilapia. Yung tilapia niyan, one time kasi, bumaha dito sa amin. Sobrang lakas talaga ng ulan, pero walang bagyo nun. Sobrang lakas talaga ng ulan. Kaya yung lahat ng mga alaga naming mga guppies, mga mollies, lahat wash out lahat. As in talaga, totally wash out.
Tapos pati itong mga to eh, nakasama to eh, marami to sila eh, konti na lang talaga sila na natira sa kanila. And then ngayon, yung asawa ko, yung sa mga kanal, ayun, pinagkukuha niya kinabukasan, kasi gabi yun eh, gabi yung time na bumaha. Kinabukasan, ayun, doon, nandun pa, yung iba nasa kanal pa, so tinulungan siya ng mga kapitbahay namin, nakunin yung mga isda, yun ito mga Japanese koi. Yung ibang maliliit talaga, yung mga inaalagaan talaga namin, guppies, yung magagandang guppies talaga. As in wala, hindi na namin na-retrieve. Ito, konti na lang talaga yung na-retrieve namin. Pero at least may na-retrieve kami. Ayun, yung itong tilapiyang ito, ayan, yun yung tilapiyang yan. So, nahuli din yan. Nung time na ano, yung time na i-retrieve namin yung itong mga koi na to. So hanggang ngayon, andyan pa siya. Friendship na siya. Ka-friend na sila. O, sing laki na rin sila. Sobrang laki na rin ng tilapia. Ilang beses ko na itong susubukang ano eh. Yung pritohin na lang. Kasi mag-isa lang siya. Hindi siya dadami. Pero naawa naman ako. Kaya yun, ayan. Survive pa rin siya. Yun siya. Hindi lang kita kasi ano eh, ayun malabo kasi yung tubig, pero sige, sa susunod i-video ko to ulit na malinaw na yung tubig para kitang kita talaga sila lahat. May mga ano to, may mga Oscar fish sa ilalim, mga monster fish, pero hindi nila kaya kainin yung malalaki kasi ang liliit ng mga monster fish. Tapos itong mas malaking monster itong mga tarpag, itong mga koi na to, sobrang laki na nila. That's the end of the story ng ating tilapia. Ay, sige, yung tilapia, hindi naman talaga ano yung ordinary lang na tilapia. May paco fish din dito. Ayun, hindi lang yan. Paco fish yan. Paco fish. Hindi ko alam kung bakit natawag siya paco fish. So, yun. And then, balik tayo dun sa aming mga guppies. Yung guppies kasi mahirap siya i-breed eh. No? Mahirap siya i-breed kasi kailangan mo talaga silang pag nanganak na yung ano, yung nanay, kailangan mo i-separate agad yung mga anak nila kasi pag hindi, kakainin yun nila. Tapos ang tagal pa talaga, ang tagal nilang lumaki. May mga competition sa mga guppies. Yun, mga talagang breeder na talaga, yung pinugroom nila yung mga guppies nila at pati yung mga fighting fish. Lalo na fighting fish, Diyos ko, kahirap-hirap kasi kailangan mo ng maraming lagayan ng fighting fish. Pag maliliit pa sila, yung bagong panganak, okay lang. Pero pag lumaki na yung mga fighting fish, kailangan mo ng talagang isang fighting fish, isang lagayan. Eh, paano kung ang fighting fish mo ay nangarap ng isang daan din ano garapon yung ipiprep. Naputol pala yung video ko ayan. So balik tayo sa fighting fish. So halimbawa pag 100 yung ano anak, di 100 gote din yung ipiprepare. So ganun siya ka hassle. Tapos kailangan pa pag ano tawag dito, lalo na yung mga lalaki, dapat hindi sila magkita-kita kasi nai-stress sila. Bawal din sila sa stress. Ganun. Mas matindi pa. Bawal sila sa stress. So, ayan yung si Red Lady. Hello, Red Lady. How are you, Red Lady? Hindi sila takot. Sanay na sa tao. Kaya nga dali lang huliin ito mga to eh. So, buti na lang walang mga masamang loob dito at safe naman. Wala namang nagka-interest na hulihin siya. So, ayun.
tatapusin mo na po ang video nito hanggang sa muli kasi umaamon na. Ayan na, baka sipulin pa tayo. Okay, so maraming salamat sa atin, sa panunod nyo sa akin sipuling video. And next, chikahan po tayo mga kwentong ano naman, kung ano-ano ganun, kwentong ano-ano, marami dyan ano-ano na pwedeng pag-chikahan. Okay, see you sa next video and maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa aking channel. Kung hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na po kayo and hit the notification bell para updated kayo sa next nating video. Okay, bye-bye and God bless everyone. Hi, bye-bye all. Say bye-bye. Feeding time muna tayo. Iwan ko lang kayo ah. Sige, makinig lang kayo ng ating magandang musika. At bigyan natin ng pagkain itong mga ating fishy-fishy. Okay, so relax guys. Just stay tuned. And bye-bye pansamantala. Okay.